umaga po muli mga kaibigan ko sa Bingero. Babalik po muli ang RG Game Farm para talakayin natin muli ang mga bagay-bagay sa breeding tsaka sa pagsasabong. Ngayon po, halos isang taon po kami hindi nakapaglabas ng videos kasi marami po tayo na sikaso sa buhay. Maraming salamat po pala doon sa mga tumangkilik sa mga videos natin at sa mga nag-subscribe at dumami po ang ating mga followers. Anyways, breeding season na naman po sa susunod na buwan, so kailangan na naman natin maganda ng mga inahin na gagamitin. Pinauli ko na po lahat yung mga inahin, galing po sila sa gala kaya sigurado ko matataba. Pero, sa dami nila, pipilian na lang sila according doon sa laki ng katawan, sa health, tapos sa kanila mga bloodlines. Tapos, pag-iwahiwalay na rin sila, bibigyan na sila ng kanya-kanya mga brood cocks. Kaya makapagsalang tayo ng itlog by last week of September. Para makapagpisa tayo ng tamang edad na October, second week October, para sa breeding ng early bird. Kasi kung magsasalang tayo ng mas maaga, baka hindi pa pasa sa bonding. Yan lang, second week na October ng edad. At tuloy-tuloy na po yun hanggang breeding ng December, January. Depende po kung kailan sila napisa. So, meron tayong early bird, meron tayong local, magkakaroon tayo ng national. Sa tatlong categories lang po tayo mag-breed. Kasi yung late born, medyo hindi na masyadong nagagamit. Yun po ating mga pinapisa na early bird at saka local. Halos paubos na. So next season, itong season na darating, dadagdagan natin yung palahi para hindi tayo kapisin ng... Mag-upisa po tayo sa... Ngayon, inuuli na lahat, pinahuli ko na lahat yung mga inahin na gagamitin sa breeding. So dito, pipiliin na sa kanila kung sino yung mga gagamitin at sino yung mga hindi. At yung mga magkukwalify sa breeding, itong season na to. Ipaprime na po natin sila. Pupurgain. Papaliguan ng anti-parasites. Tapos babaknan. Para ready na sila sa pagpapaitlog. So by last week ng September, dapat makapagsalang na tayo ng itlog. Para makapagpisa tayo ng second week ng October para sa banding ng early bird. So, and so on, ayun, tuloy-tuloy na yan hanggang December ang breeding. May makukuha tayo itlog sa kanila. Lahat po ng itlog ng mga manok dito ay inilalagay po natin sa incubator. Pagka nakapagpaitlog na tayo, ang susunod na natin pag-uusapan ay yung pag-collecta ng itlog, yung proper collection, proper ng handling, yung stacking, pag-i-stack ng mga itlog, gaano katagal kung natural lang yung nasa loob lang ng bahay, o yung inilalagay sa rep, para mas matagal natin silang ma-stack, maiipon natin na mas marami. At paglabas sa rep, anong gagawin sa itlog bago ilagay sa incubator? At the same time, pag-uusapan din natin sa susunod yung mga tamang paggamit ng incubator. At doon po tayo magaling dahil manufacturer po tayo ng RG Incubator. Kung mapapansin nyo, RG Game Farm ang pangalan natin. At ang produkto din natin, RG Incubator, na isinusupply natin sa mga tindahan. Primarily, una-una, isinusupply natin sa Progressive Poultry Supply. Ito po yun na nandito ngayon, ito gagamitin ko sa crossbreeding para sa Battle Cross.
sa mga panlaban na stag sa susunod na itong susunod na season. Ngayon, meron din po tayong mga nakasalang ngayon na pang materials para sa susunod na breeding season din. Ito pong mga nandito, ito po yung binibreed natin. Pure breed po ito mga to para sa susunod na breeding season. May magagamit tayo. Ito. Meron tayong AEJ, meron tayong SBR, meron tayong Kelsos dito. Mga pure lines ito. Para sa susunod na season, meron tayong materials ng mga pure. Ito nasa dulo na ito, yung straight comb yung broodcock, SBR po ito. Pati po yung mga inain. Maraming salamat po sa mga nanood ng video na ito at asahan nyo. Marami tayong pag-uusapan sa susunod.